Alam ko na gusto mo magpunta dito sa Japan at alam ko din na gustong-gusto mo makasalimuha mga totoo at legit na Hapon. Pero paano mo yung gagawin? Siyempre, kailangan mo mag-aral ng kanilang wika. Language, okay? So, kahit pa paano, dapat may alam tayo. Dapat may baon. So, yan po ang pag-uusapan natin sa part 2 ng ating Learn How to... Okay guys, welcome to our lesson for today. This is part 2 sa mga greetings at saka yung mga useful phrases na dapat nating malaman. Okay? So, number 1, we have here, sumimasen. 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 Alright? So, that means, excuse me. Excuse me. Or, ano, excuse me. Diba? Santa ba po? Excuse me. Yeah. Pwede mong gamitin yan. Pagdadaan ka or to catch the attention of your, you know, kung gusto mong kausapin. Simasen. Taga ne. Tawagin mo. Kung gusto mong may tawagin. Simasen. Waiter. Simasen. O kaya dadaan ka. Simasen. Simasen. Ganun-ganun. Simasen. Kaya ganun ka pa. Okay. So that's sumimasen. 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 Kayo nga, sumimasen. Seno. Alright, very good. Kung gusto nyong mapag-salita daw, kung gusto nyong masabi ito, you have to pause for a while yung video, tapos sabihin nyo yan sa sarili ninyo, syempre. Tapos, kailangan malakas ang bibig, boses, para magkaroon ng confidence, diba? Okay, number 1, sumimasen. 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 Excuse me. Okay, let's go to number 2. Halimbawa, bibili na kayo doon sa pupunta na kayo. Travel, travel, pasyal, pasyal. Ay, ganda-ganda dyan. Punta sa mall na yan, di ba? So yun, bibili na kayo. May nakita kayong magandang bagay. Souvenirs. Na tawag yung umiyage. Souvenirs. Okay, gusto niyo na yun kasi gusto niyo na yung pasalubungan ng mga mahal niyo sa buhay sa atin, sa Pilipinas, or kung saan man kayo galing na bansa. Alright, sabihin niyo dun sa, ano, sa cash register na tao, gagaganan ng mga bayarin ninyo. Ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Alright, and again, rule of thumb, walang you. So, you don't have to say, we don't have to say, ikura desu ka? No, it's not like that. It says, we're gonna say, ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka? How much is that? Alright? Ikura desu ka? How much are those? Okay? Ikura desu ka? Repeat after me. Ikura desu ka? Very good. Okay, so, number 1, sumimasen. Number 2, ikura desu ka? Now, moving on to number 3, we have here, onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. That means, please. Please. Kasing onegai na ito, no, sa dati kong pagtuturo. Paghihimay-himayin natin yan. Yung onegai is your wish. Wish. Onegai. Wish. Sorry. Tama, black to. May ating red. Itong onegai is a wish. Nako, sa tagal ko di nagturo, natuyo na ang ating mga board markers. Okay, so, wish. Tapos, shimasu is a verb to do or to, so, to. To na-na-na-na, to blah-blah-blah-blah. So, this means to wish, to make a wish, to wish. Okay? So, pag nag-wish ka, makikiusap ka, di ba? O, yun. So, please. Di ba? Or, pakisuyo, pakiusap. Onegai shimasu. Kasi pag sinabi niya, ikura desu ka, let's say, 500 yen, okay, di ba magbabayad ka? Di sasabihin mo sa kanya, onegai shimasu, kasi she has to wrap it, di ba, yung bibilin mo.
tsaka maggagawa siya ng kung anik-anik para sa'yo. Kaya kailangan mag-onegai shimasu tayo, ano? Onegai shimasu. Alright? Onegai shimasu. Onegai shimasu. Okay? Nagets nyo? So that's please. Hindi kita, no? Kasi taba ako eh. Alright. So, onegai shimasu. To make a wish, to wish, to ask for something. Diba? Please. Onegai shimasu. Halimbawa, pati, one example is, pagka yung, punta kayo sa elevator, sasakay kayo sa elevator. No, siyempre, usually may mga elevator boy, lalo sa mga hotels. Pag sinabi, nangkay des ka, sa anong floor po kayo? Sabihin nyo, let's say na, sa third floor. By the way, walang fourth floor sa Japan. Kasi, that's, ano, wala po, mapangit daw na, ano yun, na apila yung number four dito. So, yun nga, sabihin mo, onegai shimasu, sankai onegai shimasu. Oh, third floor please, ganon. Sankai onegai shimasu. Ah, diba? So, you have to use this, onegai shimasu. Let's say, I how to speak Japanese. But, I'll be Bautista. Diyan lang kayo! Alright. Parang nag-ano na yun ako. Sandali, I'm going to get back to you kasi, oh my gosh, it's blinking. It's blinking! Okay, guys, let's move on to the next phrase, which is daijoubu. Pag phrase mo siya isusulat, you have to say daijoubu desu ka? Diba? Or formal way of asking it, daijoubu desu ka? Pero pagka yung casual lang, daijoubu, daijoubu, okay? Yung formal, daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? And, ayan ang meaning, are you okay? Or, are you alright? Ganon. So, pagka casual lang, eto napakadali, daijoubu, daijoubu? Daijoubu? Alright. So, ikasing jobu, kung genki ka, kung malakas ka, diba? Kung nasa state ka ng kaayusan, ng katawan mo, at ng kung ano-anong state of your, yung calamity mo, yung sa buhay mo. Basta, kung okay ka lang, ganun. Ayan. Daijoubu? Daijoubu? Pagka yung worried ka, daijoubu? Daijoubu desu ka? Diba? Tapos pagka yung halimbawa merong nire-rescue, di ba? Tatapikin. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Ganon. Tapos yun. Pag formal, yun. May desu ka. Pag wala, pagka hindi formal, walang desu ka? Daijoubu. Okay. Okay na? Okay po. So, sunod na tayo sa number 5. So, balik tayo din sa ikura desu ka. Ito yung kaano yun eh. Ito yung mga ganon. Ka-connect. So, pag sinabi mo, nabibili mo na yan, I'll buy that or I'll take that. Diba, nasa supermarket kayo, department store, kung anong gusto nyo bilhin. At nakapag-decide na kayo na nung marinig nyo ang magkano siya, tapos nag-please na kayo, kasi nga, decided na kayo bumili. Ayun, sabihin nyo, sore wo kaimasu. Sore wo kaimasu. I'll buy that or I'll take that. Sore means that. That. Tapos itong wo, ayan na nga, kanina na-underline na natin. Ito ay isang uri ng particle na nagda-direct sa object. Ayan, kanina. Yung, ito yung object. So, ito yung that means kung ano yung binili mo. Diba? Direct na object para magawa dito sa verb. So, itong verb is to buy. So, yun. Sore wa kaimasu. Hindi siya pwedeng gawin na wa. No, it's not sore wa. You have to say sore wo kaimasu. O. Sore wo kaimasu. Maraming mapapag-aralan sa grammar at sobrang deep nun, kaya dito lang muna tayo sa mga basic-basic, saka na lang yung paliwanag na yan. Basta, itong O ay direct marker. Ah, sorry. Direct object marker. Okay?
para maging isang sentence. Sore wo kaimasu. Alright? Sore wo kaimasu. Or, kung ano nyo yun, kung ka-vibes nyo na, ka-chokaran nyo na yung tindera sa Ichiba, something na ganon, somewhere else. Sore wo kau wa. Ganon. Pagka mga casual-casual. Sore wo kau. Toka, ne? Sore wa kau yo. Toka. Ne? For the meantime, sore wo o, sore o, sore o kaimasu. Sore wo kaimasu. Nabubulol ako. Sore wo kaimasu. Yan. So, ibig sabihin, I'll buy and or I'll take that. Okay, guys? Okay na? Okay, recap. Sumimasen. Ikura desu ka? Onegai shimasu. Isang tip lang. Pagdating sa Tokyo, yung ga nila, yung word nilang ga, nagiging NGA. 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 Well, onegai shimasu or onegai shimasu, okay lang din pareho. Tapos sumunod, daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Diba, daijoubu desu ka? Or simply, daijoubu? Okay. Next, sore wo kaimasu. Sore wo kaimasu. I'll buy that. Bibilin nyo na kasi okay na eh, diba? Well, that's all for today's lessons. Sa inyo mga kabida, mga kasito, at mga kahunta ng RB Sensei. Kung sa tingin ninyo ay meron kayong mapapagpasahan ng video na ito, kahit kapirake para so, ay makakatulong para sa kanila. Sana naman ay makishare ang video natin ito. At huwag na rin kalimutan na mag-like, mag-subscribe. And ayun nga, tap the bell button. Para naman ma-notify kayo, ano ba? Ma-notify kayo pag meron na tayong bagong upload, okay? Salamat sa inyo at laging tatandaan na sa channel na ito, lahat tayo ay bida. Bida-bida! Alright, see you on the next video. Bye!